Okay, mga kanabil, yung pamangking ko pala, si Justin, no? Kasi, di ba sabi ko, mainit yung AMD. Nakaano siya, Ryzen 5 3600. Pakita ko na lang dyan yung picture nung CPU niya. Kasi nung hindi nag-display yung ano niya, PC niya, nag-message sa akin. Niya, sabi ko, tanggal kabit niya yung RAM. Tapos, ang ginawa, sabi ko, linisin din yung RAM, nilinis niya, yung gumana na, okay? So, tinanong ko sa kanya, kasi di pa ako nakagamit ng AMD Ryzen, no? Tinanong ko kung mainit ba yung AMD Ryzen. Sabi niya, hindi naman. Ayun, so yun. Baka sa AMD Ryzen, hindi na masyadong mainit yung processor, no? Pero kung mapapansin nyo, malalaki din yung malalaking processor ng AMD. Kasi nga, mas mainit yung temperature ng AMD kesa sa Intel, okay? Tapos, marami pa siyang fan sa casing para sa ventilation. Pero... Oh yeah! What's up? Kamusta mga karbil? It's me, Jomel, ang may pinakamalakas na persa sa buong kalawakan. At kung bago ka pa lang sa akong channel o naligaw at gusto mo ng tutorial, lalo na sa PC games, sa Android games, at nag-vlog din ako paminsan-minsan, I welcome to my Super Saiyan channel. Please subscribe, hit nyo na rin yung bell button para updated kayo pag may upload tayong video. Okay, mga karbil, gagawin natin ngayon. Pero kasi nagtatanong no, kung ano mas maganda, Intel or AMD. Tapos sa video card naman kung anong mas maganda, Nvidia or AMD Radeon. Okay? Tapos yung ibang tanong, sasagutin ko na rin yung kung ano yung specs ng PC namin, tapos kung anong speed ng internet namin at iba pa. Okay? Yan yung ano mga sasagutin ko na tanong at pag-uusapan natin dito. Okay, bago 'yon, please subscribe niyo ako sa tatlong YouTube channel ko ito. Yan. Pag meron pa kayong extra time, please follow nyo ako sa ibang social media account ko ito. Okay, mga karibil, ano mas maganda, Intel or AMD? Parehas maganda yan, mga karibil. Okay, unahin muna natin yung Intel. Yung Intel kasi, mas mahal yung presyo kesa sa AMD na processor. Okay? Yun. Kaya kung sakto lang pera nyo, mas maganda na bilhin yung AMD. Tapos, okay, disclaimer muna, mga karibil. Itong mga sasabihin ko ay base sa experience ko sa pag-computer shop tsaka sa nagkaroon ako ng computer. Okay. Nagkaroon ako ng computer nung college ako, third year ata ako, 1997. Yun, ako 1997. Tapos nagkaroon kami naman ng computer shop 2002. Okay, hanggang ngayon. Okay, pero close kami ngayon, mga ka-reveal, nung nagka-COVID, simula ng ka-COVID hanggang ngayon close kami. Pero may mga computer pa kami. Yan, okay, yung iba na benta ko na. Okay, so yun, mabalik tayo kung ano mas maganda, Intel or AMD. Yun nga, pare sila maganda. Okay, Intel, mas mahal yung price niya, presyo niya sa AMD. Okay, tapos sa temperature naman, mas malamig yung Intel, yung temperature, kesa sa AMD. Okay, sa nakikita nyo sa mga AMD, lalaki ng fan niya, di ba? Kasi nga, mas mainit yung temperature ng AMD kesa sa Intel. May kita nyo sa Intel, maliliit lang. Okay. Pero ibang usapan yung high-end na specs. Okay? Tapos, mas matipid sa kuryente ang Intel kesa sa AMD. Okay? Yun. Base to sa ano man, sa nagse-seminar kasi kami, pagka owner ka ng computer shop, technician ka ng computer shop, or kahit nabantay ka, pwede kang invite sa seminar sa mga ganyan, no? Andun yung Intel, andun yung AMD, andun yung Nvidia, andun yung AMD Radeon, Gigabyte, SOTAC, yan yung mga napakinggan ko sa seminar. Kaya yung mga napakinggan ko dito, isi-share ko. Okay? So yun, mabalik tayo doon. Yun, sa price, mas mahal yung Intel kaya sa AMD. Sa kuryente, sa temperature, mas mainit yung AMD kaysa sa Intel. Ngayon naman, sa tipid naman sa kuryente, mas tipid sa kuryente yung Intel kaysa sa AMD. Okay? Okay, mga ka-reveal, sa ano naman, kung sino mas matibay, pares lang sila, okay? Pero mas matibay yung Intel kaysa sa AMD, okay? Yun. Pero alas pares lang naman yan, okay? Punta naman tayo sa Nvidia na brand ng GPU o video card versus AMD Radeon, okay? Sa price, alam ko, mas mura yung AMD, parang sa processor din. Maribel, parang sa processor din, no? Mas mura yung AMD Radeon na GPU kaysa sa Nvidia. Okay? Tapos, sa temperature naman, pares lang ata silang mainit, no?
Kasi meron akong Nvidia na video card GPU, mainit siya, no. Yun. Hindi pa ako nakakagamit ng ano ng AMD na Radeon na video card, kaya hindi ko masabi. Yun. Tapos sa price mas mura yung AMD Radeon. Yun. Pero mahal din yung ano, yung Nvidia, alam ko eh. Sa mainit, kung sino mas mainit sa kanila yung temperature, pares lang ata. Tapos sa tipid sa kuryente, yun nga, mas tipid yung Nvidia. Yun. Pagka may ano ako mga ka-reveal, may mali or kulang, comment nyo lang yun, okay? Yun na mga ka-reveal, no? Kung ano mas maganda, Intel or AMD, pare silang maganda. Okay, so doon na lang nga kayo magbabase. Doon na lang kayo magbabase kung ano yung budget nyo kasi mas mura nga AMD. Doon kayo sa AMD. Ngayon, kung gusto nyo na tipid sa kuryente, doon kayo sa Intel, okay? Tapos, mga ka-reveal, meron din nagtatanong kung ano yung speed ng internet namin. PLDT fiber 50 Mbps yung speed ng internet namin or plan ng internet namin. Okay, dating 100 Mbps and nag-close yung shop namin, sobra-sobra yung 1 Mbps, sobra-sobra yung 100 Mbps 1. Sa kami, lima lang naman kasi kaming gumagamit. Kaya dinowngrade ko muna. Pagka nawala siguro yung COVID, papa-upgrade ko. Okay? Yun, mga ka-reveal. So, tatanungin nyo ako, kung tatanungin nyo ako kung ano mas maganda, Intel or AMD, parehas lang silang maganda, mga ka-reveal. Yun nga lang, mas mahal yung Intel, yung presyo nun, kaysa sa AMD. Tapos, ano nga naman, temperature naman, mas mainit yung AMD sa Intel. Okay? Tapos, mas maganda yung mga built-in na GPU ng AMD kaysa sa Intel. Kaya nga makakamura ka talaga sa AMD, okay? Yan. Tapos, sa brand naman ng GPU, kung tatanungin nyo ako kung ano mas maganda, Nvidia yung ano ko, nabili ko. Sotak yung brand, okay? So, yun. Pares lang naman halos sila na okay. Okay, yung Nvidia tsaka AMD Radeon. Yun. Tapos, mga ka-reveal, kung bibili naman kayo ng second hand na PC or parts ng PC, ang ma-advise ko sa inyo mga ka-reveal, ang bilhin nyo, kasi bumibili rin ako ng second hand na parts ng PC. Pero kadalasan talaga, brand nyo binibili ko para may warranty na 1 year. Okay? Kasi delikado yung second hand. Pag binili mo, lalo na video card, tapos mahal, no? Bigla nasira, sayang yung pera mo. Ang maganda pag second hand na bibili ka ng PC, maganda may resibo. Okay, para may warranty pa na at least may 1 month na natitirang warranty. Para okay naman. Yung parts naman kasi ng PC, hindi naman masyado ano yun, madaling masira. Okay? Pero yung video card niya, umiinit talaga yan. Yun, pagka umiinit kasi yung parts ng PC, doon umiikli yung buhay niya. Okay? Kaya dun sa GPU, mas maganda brand nyo na yung bilhin nyo, okay? Yan. Pero okay rin yung second hand. Nga, piliin nyo na lang yung may resibo. May resibo para may warranty kayo. Ngayon, kung walang resibo, hingi kayo ng personal na warranty dun sa seller. Bigyan kayo ng 1 week o 2 weeks o 1 month, mas maganda. Okay? Pero, kasi mahal nga ng brand. Okay? Pero kung may budget naman kayo, mas maganda na bilhin nyo brand nyo kaysa sa second hand. Okay? Kasi pag brand nyo, stressless. Ibig sabihin, hindi kayo may stress kasi nga may 1 year warranty, 3 years, may mga ganun pa, di ba? Tapos, fresh siya. Fresh yung hardware, yung parts ng PC. Matagal yung buhay nun. While sa second hand, matagal din naman yung buhay. Kaso hindi mo nga lang alam kung paano ginamit. Okay, baka bugbog yung gamit nun. Halos isang araw nakabukas, 2 days, 3 days, okay? Okay, ginamit sa mining yung GPU, okay? Pero okay naman bumili ng second hand pagka, yun nga, kapos ka sa budget. Ingat mo na hanapin mo na nga lang yung may resibo para may warranty. Tapos tignan mo rin yung parts kung ano pa. May kita mo naman kung yung parts ay bago pa yung hardware, di ba? May kita mo. So yun mga ka-reveal, siguro nasagot ko na lahat ng tanong nyo. Pwede ko naman ulitin tong video na to. Kung meron pa kayong tanong, comment ko lang yan. So hanggang dito na lang mga ka-reveal. Sana nakatulong tong video na to. Sana nagustuhan nyo din. Please like, comment, and please share, and please subscribe. Hit nyo na rin bell button para updated kayo pag may upload tayong video. Hanggang sa muli mga ka-reveal. Salamat sa panonood. God bless. Ingat. Bukas ulit. Bye. Oh. Bawang nangisit. Shoutout. Reveal.